So let's talk about rotations. And what better dito na role ang unahin natin kundi ang support or ang roamer. So pag-start dito ng game, ladies and gentlemen, bantayan nyo agad dito kung ano ang uunahin dito ng jungler nyo. Yung kanyang red ba na buff or yung kanyang blue. For the most part talaga guys, ang uunahin ni Legend is yung blue. Since na ang blue kasi, ang opposite side niya is yung farm lane. Which is dyan ka talaga dapat pupunta sa unang gank mo. So let's go ahead dito and puntahan natin kung ano yung galaw dito ng rotation dito ng ating support. So first of all, pag-start ng game guys, dito kayo dumaan. Dito kayo sa kabila, sa opposite side. Alam nyo kung bakit? Para mabantay nyo dito if ever may mag-invade dito early game. So ikutan nyo lang yan. Hambay din kaagad dito. And then within 2 to 3 seconds kung may wala ka dito nakita ang nag-invade, tulungan nyo kaagad dito ang mage nyo. Ang mid lane. So make sure dito na ma-clear out nyo kaagad dito ang mga minions and then makuha nyo rin to. Or kung ninyo makuha man yan, that's totally fine. As long as mabilis dito yung rotation nyo sa mid. Para ikaw tsaka ang mage mo, you can definitely go kagad mag-gank din dito. It's either sa clash lane or sa farm lane. So there's an advanced dito na technique din. So once na natapos nyo dito ang first minion wave, nasira na lahat na sila lahat. I highly suggest, if ever ang mage nyo dito alam ang ginagawa niya, mag-signal lang kayo dito guys. So puntahan nyo to kagad. This is to slow down dito yung kanilang jungler. So kunin nyo dito yung mga piggy na to. Napakalaking bawas sa hagan yan guys dito sa level ng kanilang jungler. One level yan dito ang mawawala. So if ever na hindi pinoprotektahan dito ng mage nila sa kalaban, itong area na to. So meaning advantage niyan sa'yo. So after that, once na natapos ang first minion wave dito, and let's just sinasira and napatay nyo rin dito mga baboy, it's up to you na dito kung saan ka pupunta. You can either go dito sa farm lane, tulungan mo dito ang MM mo, kung sino man, Luban, Arly, or you can also go dun sa taas. So that is the easiest way dito to rotate as a support dito na role. Now, after dun sa initial rotation mo, it is really up to you dito kung ano yung mga importante dito na gagawin. So let's just say dito lamang na kayo. So pwede ka na dito actually humiwalay and bantayan mo dito ang mga objectives. So tago ka lang sa mga bush, make sure dito to utilize all the bushes na nasa river para hawak na hawak nyo yung area na yan. As long as hawak mo dito ang river, hawak nyo dito ang game. Kasi makikita mo dito kung paparating ba mag-invade pa mga kalaban, kung mabilis ba dito ka rotation dito ng mga jungler nyo rin, and alam nyo rin dito kung saan kayo pupunta kung sakaling kailangan dito ng backup. That's it lang naman pagdating dito sa roamer. Now let's talk jungler. Okay, so pagdating dito sa jungler guys, it's very simple. Just like what I've said earlier dito sa roamer, nakadepende yan dito sa'yo kung ano unahin mo. You can go ahead dito kuha sa blue or sa red. So there are two sides pala dito na pwedeng mapunta sa inyo dito pag start ng game. So ito yung normal side ng mapa. But there are times ito bibigyan kayo dito ng red na side, which is baliktad dito. Ang farm lane nyo dito na sa taas. So pag ganun, simple lang din guys. Unahin nyo lang dito kung ano yung opposite side dito ng farm lane nyo. So let's just say we're gonna have to go with this normal map lang muna. So kung normal map guys, make sure dito unahin nyo dito kagad ang blue. So kunin nyo tong blue. After sa blue, kunin nyo to. So once nakuha nyo na yan, actually pwede nyo na itong iwan tong dito sa taas. Kadalasan kasi iniiwan na lang yan kasi para mas mabilis ang rotation pababa. So nakuha mo ang blue, nakuha mo yung mga lizard, kunin mo itong mga wolf. And then if nabantayan dito ng mage nyo itong mga baboy na to, so additional dito na level din yan. So kunin nyo rin yan. And then next na dito ang red. So ang roamer dito guys, tsaka ang jungler, they are very important dito sa early game. Tinuro ko na kanina kung paano yung sa roamer. So sundan nyo lang yun. And then ito na yung last. So kung sakaling nakuha mo lahat yun, actually hindi mo na to kailangan. Kasi this will put you dito above level 4 na. So even dito pa lang guys sa red, kung nakuha mo pati yung sa mga baboy, magle-level 4 ka na. However, there are times dito na kung kinuha dito mga baboy, yung dito, hindi ka dito magle-level up. So I highly suggest kung ganun, make sure na ito, makuha mo rin to. Kaso kung kinuha rin ito ng inyong farm lane, so medyo lugi ka. So after mo magawa lahat ng mga rotation na yan, rekta ka na kaagad dito sa farm lane. And that is the best way dito to gank early in the game. Kasi there's a higher chance dito for you to take down those squishy characters. Kesa naman dun ka sa taas magsimula na mag-gank. So it's the same din dito guys if ever nasa red side ka dito ng map. So basically ang red side dito ng map dito sa taas ang farm lane.
So all you have to do is pag start ng game, dito kayo sa pula magsimula. And then ikot, puntahan mo rin tong dalawa. At ito. And that's it. Actually ito, makukuha mo rin to. Kunin mo rin yan bago ka dito mag level 4. So pagka level 4 ka na, tambay ka na dito kagad. Timing na timing yan. So once na dito ka na, gank ka na rin. So it's very simple dito na rotation sa jungler. And at the same time, pansinin nyo kagad dito guys, map awareness is very important para paglabas dito ng mga unang mga objectives, you know dito kung saan ang mas safe na kukunin. But ang pinaka-effective dito guys is to get yung yellow pag unang objective pa lang. Kasi ang blue, mabilis to mamatay. Pag ito yung pinaka-early dito na objective na purple. Hindi pala blue, purple pala. Kunin nyo dito ang yellow. Yung pinaka-the best dito na kunin guys. And then that's it. Kunin nyo lang, normal na. Rotate na lang ng rotate hanggang sa makuha lahat dito ng mga objectives. So yan lang muna ang ituturo ko for this video, fam. Kasi alam ko dito, hahaba na naman dito yung video kung dadagdagan pa natin dito ng ibang role. But let me know what you think. Comment down below if ever may mga di ko dito na sale sa ating video ngayon. And you can also provide your input din as well. If ever may gusto kayo ditong i-share, comment down below. Like, share, follow, and peace out. Wego sa it's okay. Gagi, mas magaling yun, par. At the same time, mas pogi yun sa akin. Claro the Third. Uy, friend kasi Claro the Third, pakitag na dito. Thanks po sa information. Sana mag-content ka pa ng iba na makakatulong sa amin na bago sa Echoking. Maasahan mo yan, Gar. As long as may nanonood. Salamat. Appreciate it.